Hello po mga bro, gandang gabi po. So welcome back po ulit sa aking YouTube channel, Lukban Electronics TV. Ayan, nagpapasalamat po ulit tayo sa ating Panginoon sa pagkakataon na ipinagkakalob sa atin, lalong-lalo na ngayong gabi na ito, lalong-lalo na sa gabi na ito mga bro. Ayan, salamat po sa kaalaman na ipinagkakalob sa atin. Ayan, meron po tayo ngayong gagawin mga bro, isang inverter drive or inverter po ng ating backlight. So ito po na video na to mga bro na gagawin natin ay request po to ng isang ano po natin, kaibigan na technician na nagsisimula. Hindi pa daw kasi niya kabisado yung ganitong pag-convert ng inverter. Pero ito pong inverter na to mga bro or drive, meron po to nabibili sa mga online. So ayan, may nabibili na mura lang din naman. Pero kung halimbawa hindi nyo alam kung paano mag-order, pwede nyo po itong gawin. Kung halimbawa sakali ay biglaan po at wala kayong stock, ay ito po pwede gawin nyo po kung sira ang inverter po ng ating backlight. So ayan, so ito pong video na to para sa mga nagsisimula, baguhan, katulad natin po. Pero sa matatagal na po mga technician o nagbo-vlog, alam na po itong gagawin natin. Gagamitin po natin na mga pyesa ay itong ating relay. Kung mapansin nyo po mga bro, ang ating relay po ay 12 volts po yan, 12 volts DC. Ayan, so ito po yung ating ayan, so ito po yung ating input, positive, negative, 12 volts. So paano malalaman kung nasan po ang input at nasan yung ano po yung ating switch? So ito pong nakikita nyo po ay hindi pantay. Pantay na pa, yun po yung ating pagkukunikan galing sa ating 220 line. Yan. Itong pantay na pong paana yan mga bro, yan naman po ang ating input na to na 12 volts. So dyan natin supply yan ng 12 volts po mga bro. Yan yung pantay na yan na pa. At itong hindi pantay na pa mga bro, yan po yung ating linya or switch na nanggagaling sa ating AC cord. Ayan mga bro. At gagamit po tayo dito ng isang capacitor. Ayan. Kapasitor po nito ay 400 volt, 47 UF or microfarad. Pwede rin po dito mga bro, 68 microfarad hanggang 100 microfarad po mga bro. So gumamit po tayo ng 470k na resistor, nakaparallel po siya diyan sa ating dalawang paa ng kapasitor. Pwede din po diyan ay 390k na resistor. So ganun din naman po dito, ang ginamit din po natin ay 2.0 microfarad na kapasitor ng electric fan. Ayan po, at nakaparallel po siya. Ganun din po ng una dito na resistor, 470k rin po ito mga bro. Pwede rin po 390k. Ayan. At nagagamit po tayo ng diode. Dito pong diode na ito mga bro ay galing po ito sa mga CRT TV or sa mga power supply ng mga flat screen TV. Meron po yun. So ito yung gagamitin natin mga bro. Pakita ko sa inyo kung paano po maglinya po itong mga bro na inverter na ito papunta dito sa backlight na ito. At mapapailaw po natin itong backlight natin mga bro. Ayan. So, ayan. Pause ko muna po mga bro at ipapakita ko sa inyo kung paano maglinya. Unahin po natin itong ating AC cord. Ayan. Yan po yung ating saksakan. 220 po. At ito yung ating dulo ng ating AC cord. Pakita ko sa inyo kung paano dugtong. Una po yung isang wire po ng ating AC cord po mga bro na 220. So dito po natin ikukunik ngayon sa isang paa na yan mga bro. So yan mga bro, naikunik na po siya. At dito maglalagay tayo ng isang wire. So dito isang wire. Pero ito mga bro, itong gagawin natin ay meron po na ako nitong mga video, nung mga nauna kong video sa ating mga pag-convert ng ating flat screen. Ayan yung mga sirang mga inverter. So kinonvert ko po yung meron po ako ng mga video na to. Kaso nga lang medyo magulo lang po nga lang yung mga bro. So dito ipapakita ko sa inyo na malinaw. Ayan. So yung ating linya, ayan, nakakonek po dyan sa isang paa ng kapasitor. At yung isang maglalagay tayo ng isang wire sa dulo na yan. At isang dulo na to ay dito natin ikukunik. Kung napansin nyo po yung mga bro, yan, yung dalawang paa po ng ng diode, yan po yung ating AC input po mga bro. 220 po yan yung gitna na yan. Ito naman po yung output
may positive, may positive, negative. Ayan. So positive naman po, may palatandaan yan, may uka at may nakalagay ng positive ay may negative, at yung ano po niya, yung ating nakalagay na ano po 220, yan dyan po. So dito tayo magkukunik ngayon, mga bro. Nakakunik na po siya, mga bro. So yan po yung linya niya, na isang linya, diretso po siya dito sa isang paan ng ating diode. Yan po. So itong kabilang linya naman po ng ating 220. Ito, saan naman ito pupunta? So pupunta naman po yan dito sa ating relay. Yung sinasabi ko po dito kanina, yung kabilang paa, yung dalawa na hindi pantay, dyan po natin yan ikukunik. Nakahinang na po. Ayan. So pag nasupplyan po itong 12 volts, so mag-on po yan. Mag-on po yan sa loob. So magsasalubong po yan dito. Pag nag-on po yan, masusupplyan din po yan dito. So ngayon, itong kabila na to, kukuha tayo na isang wire. Ayan. So maglalagay na yan. Saan naman ito pupunta? So dito naman po siya ngayon, sa kabilang paa ng ating diode sa gitna. Ayan. Ayan. So huwag nyo lang muna ito pansinin, mga bro, kasi supply ito ng 12 volts. Ito muna tayo sa 220 natin. Ayan. Ayan, mga bro. So galing mula dito, mga bro. Ayan, may ano, black at saka white. So ito na po yan, mga bro. Ayan na po siya. Black at saka white. So yung isang black, nakakunik dito. Ulitin ko po, mga bro, ha. Nakakunik dito sa kabilang paan ng ating kapasitor, at tatawid po dito siya ng sa kabilang kapasitor. So dito po siya didiretso sa ating diode. Ayan. At yung isang linya naman po na kulay white, ayan. So duman po siya sa ating relay switch po yan, kasi pag masupplyan po yan ng 12 volts, tsaka lang siya mag-on. So dadali po dito yung 110, didiretso po dito sa ating diode. Ayan. So 220 na po yan. Pag sinaksak po natin to, sinaksak po natin yan, mga bro. Sinaksak natin. So papasok po dito 220 volt, at magkameron dito output positive negative, mga bro, dito. Ayan. So yun na po siya yung una nating ang ginawa natin. So susunod po natin itong positive negative naman, mga bro. Paano naman siya gamitin? Ayan. So dito na po yan mapupunta. Kung nakita nyo po yung ating kapasitor, ayan. Kapasitor. So kung nakita nyo yung backlight, mga bro. Ayan, may backlight tayo. Ayan, naka-series na po yung ating backlight. So ito yung positive. Tandaan nyo lang po lagi, ito yung positive ng backlight at ito yung negative. So yung negative dito, mga bro, itong may ating guhit na may white. Ang positive ito po. So huwag nyo po kalimutan, pag positive, pag negative ay ganyan ang itsura ng ating kapasitor. May polarity na po siya. Dito naman po sa ating kapasitor na isa ay wala po siyang polarity po, mga bro. Non-polarity po siya. Ayan. So paano po yung mag-connect? So itong positive ng backlight na to, dito natin siya i-connect. Kaya nakakunik na po siya, mga bro. At yung positive natin dito, ikukunik natin yung, yung negative natin dito, ikukunik natin dito sa ating negative din ng ating backlight. So yan, nakakunik na po siya, mga bro. So itong dulo naman po na wire na to, mga bro, itong positive at negative, so dito natin na ikukunik sa ating diode. Itong positive, mga bro, nakakunik din po siya dito sa positive din natin na may biak. Ayan. Yan yung positive. Doon natin ililinya. Inang na po siya. At yung ating negative sa ating backlight. Ito po, mga bro. So dito po siya nakakunik naman sa negative ng diode. So tapos na po siya, mga bro. Medyo magulo nga lang. So yan. Yan. So yan na po siya, mga bro. Kita ko po sa inyo. So ayan yung positive ng ating backlight, ayan na po yung negative. So positive, diretso din siya sa positive ng ating diode. Negative, papasok siya diyan sa kapasitor, ayan. So diretso siya sa ating diode din. Ayan. So pag sinaksak niyo po yung 220, magkakamayong positive negative,
So masusuplayan po to. So magkakami lalabas dito 300 volt DC. Ayan. So kaganda na dito, kusa po siya nababa ang voltahe pag pumasok na dito yung ating supply. Ayan. So dito hindi pa po yan magkakameron supply dito kasi yung ating ditong ano ay hindi po yan hindi pa po nakadugtong po mga bro. Magkakadugtong lang po yung dalawa na yan pag ito ay na-supply to 12 volts. So maganda dito mga bro, walang positive, walang ano po to. Kahit magkabaliktad ang positive at negative, okay lang kaya hindi siya puputok. Ayan. So pag nagko-convert pa ko sa ating TV inverter, so tandaan niyo po mga bro, itong top board na to. So makita niyo po yan diyan, may fuse 12 volts po yan diyan mga bro, 12 volts. So itong wire ng relay natin, ito dito ko siya kinukunik sa ating fuse sa 12 volts. So ang ground na naman po niya mga bro, kahit body ground pwede po siya. Kahit body ng TV, yan pwede niyo po siya idikit. Ayan. Kung wala naman po ano, kung may tikon naman po, sa tikon meron din po siya ganyang fuse. So diyan yun lang po ikukunik. Pag wala naman po tikon, nakaganito siya top board diretso. So diyan yun, hanapin niyo lang po yung fuse. Ayan po yung fuse mga bro. Ayan. Ang nakalagay sa ating fuse ay ayan po, F1. Ayan, F1, yan o. Ibig sabihin, fuse po yan, yan itong kulay white. So, dyan po yan, ikukunik yung ating linya nitong relay. So, kahit man siya magkabaliktad mga bro, alin man dyan yung magiging positive or negative. Kasi, no, walang problema po yan mga bro, kahit magkabaliktad ang positive or negative mga bro. So, itong kabila, naka-body ground po yan mga bro. Kaya nga lang, wala tayo supply nito. So, may nakaabang pa ako dito 12 volts mga bro, ayan. So ngayon, ititesting natin saksak. Saksak po natin mga bro to. To. Ayan. So nakasaksak na po siya mga bro. Tingnan natin kung may supply na siya dito na 300 volt. Kaya nga natulad nga sinabi ko, hindi po yan mag-on kasi hindi pa nasupplyan yung ating relay or yung ating switch ng 12 volts. Ayan mga bro, wala pa. So ngayon, ayan mga bro, tatry natin ngayon supplyan ng ating relay ng 12 volts dito. Saksak po natin. At pansinin nyo rin po yung backlight na yun mga bro. Ayun. Ayun. Ganyan po kasi ang screen po mga bro. Bago po iilaw ang ating backlight, mag-on muna tong ating screen na to. Pag on mag-on po to, masupplyan tong 12 volts na to mga bro, itong top board. Tsaka naman siya mag-on yung relay. Pag nasupplyan to, tsaka naman siya magkakamerong backlight or magkakailaw. So hangga't halimbawa mga bro, imagine natin na ito ang screen. Hangga't hindi natin ino-on po ang ating power on, hindi po siya magkakamerong backlight. Pag inon po siya magkameron power on, so magkakameron ito supply na 12 volts. Pag na-supply ang 12 volts, tsaka siya magbubukas yung ating backlight. Yun. Yan, liwanag mga bro. Yan siya. So ang liwanag ng ating ano, kahit po siya ay 50 inches, 60 inches, kaya po niya pailawin. Yan lang gamit nating convert na inverter. DIY inverter po mga bro. Ayan po siya. Ayan. So, yan po yung ginawa nating convert na inverter o DIY inverter po mga bro. Para sa ating backlight na wala po kayong mabili or wala kayong stock. So, pag halimbawa nag-home service kayo na wala kayong dalang board or yung board ng drive inverter, so pwede kayo niyang gumawa. Ayan.
Sugutin po natin yung saksakan mga bro. Ayan. Ayan. So yun, naka-unplug na po siya mga bro. So ulitin po natin. Ayan. So 220 po yan. Ayan. 220. Paano naman po kumuha ng 220? Halimbawa, nakalagay sa board. Para hindi na tayo magdalawang saksakan mga bro. Kung napansin to, halimbawa ito yung power supply. Sana yung ating andito. 220 input. Ayan. So yan yung ating 220 input. So dito ka po maglalagay. Ayan. Isang linya dyan. Papunta dito mga bro. Ayan. Yung dalawang linya. Dito ka na kumuha magtatap mga bro sa power supply. Isang linya dito, papunta dito mga bro. At yung kabilang linya, papunta doon sa relay. Ayan. So, ganun lang po. Kadali po siya mga bro. Gawin yung ating DIY backlight tester. So, mamaya, ipakita ko sa inyo yung diagram po nitong ating DIY backlight tester mga bro. Or backlight inverter po mga bro. Ayan. So, ito na po yung ating ginawang ano po mga bro. So, pangit talaga yung drawing ko dito mga bro. Yung linya ng ating inverter backlight. So ito po yung ating 220. Ayan po yung ating relay, capacitor ng electric pan, diode, electrolytic capacitor 400 volt 4.47 microfarad. And ang ating output papuntang backlight mga bro. Ayan, 400 volt 2.0 microfarad. So dito tayo umpisa mga bro. AC 220, yung isang linya po ng ating AC, diretso po siya dyan sa ating switch. Ayan, tawid. At saka yung kabila, pag tawid po dito sa ating kabilang linya, diretso naman po siya dito sa ating dalawang paa ng ating ng diode. At yung isang linya, punta po siya dyan sa ating kapasitor, tatawid po siya dito sa kabilang ng paa ng kapasitor. So, diretso naman po siya dun sa ating diode. So, dito, may inano po tayo. Parallel na resistor 470k. Ayan. Pagdating dito mga bro, so positive negative, yung ating negative didiretso po siya dito sa negative ng kapasitor din mga bro. At yung positive ng diode didiretso na po siya positive ng kapasitor. At na may naka parallel po dyan sa kanya, ayan, nakita nyo po na 470k na resistor. Ayan. Pagdating dito, ang output po nito mga bro positive, output negative. So dito na, ito na po yung papuntang backlight natin. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So dito, sarili pala mga bro, supplyan nyo po yan ng 12 volts, yung kabilang paa, o alin man dyan sa dalawang paa na yan, papunta sa tikon o sa top board, yung sa may switch. At yung isang paa na yan mga bro, gusto nyo po yung body ground nyo, o doon naka-ground, nakalagay sa ground ng board mismo. Pwede din po yung mga bro. Kasi pag hindi nyo po yan nasupplyan, so hindi po siya ilaw. Pwede naman po ito, wala mga bro. Itong linya na to, walang relay na yan, diretso nyo yan po yan mga bro. Pwede nyo po yan pagdugsungin. Ito. Yan. Nagkakunik po yan. Isang linya siya mga bro. Mula dito, diretso siya dito sa ating diode. Kaya ko lang sila nilagyan itong relay para pagkasaksak ng TV, hindi at bukas ang ating backlight. Kasi pag ganitong rekta na walang relay, walang switch, pag sinaksak yung ating TV, hindi pa on yung ating screen, may liwanag na yung screen. Bukas na agad yung backlight. So, mamaya, hindi mapansin ng customer ay nakasaksak si TV, yung backlight, naka-on. So hindi kagaya nito, safety kasi pag mayroon relay. Kasi hanggat hindi binubuhay yung ating TV or yung screen, hindi din po ito magkaka, hindi po ito mag-on or hindi masusupply ang papuntang diode. So hindi magkaka mayroon dito supply ng kapasitor papuntang backlight. So hindi siya magkaka mayroon backlight dahil dito sa ating relay na ginamit. So mas dabis pa rin po mga bro, mayroon relay na gamit para safety, sa ang, safety po ang ating backlight na i-convert. So ayan, pagpasensya nyo po na yung drawing ko, ay hindi ako marunong mag-drawing mga bro. Sana maunawaan to ng ating nag-request na baguhan na technician. Sana nakatulong to sa iyo bro.
pagpasensyaan mo na po yung drawing natin ay hindi tayo magaling mag-drawing at hindi tayo magaling magpaliwanag ng ating inverter. So yun lang po yung ating makakaya. So maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng kaalaman na sana nakatulong ako o itong video na to sa ating mga nagsisimulang technician na kagaya po natin na nagpa-practice. So ayan, so lalo na dito ang gulo kong magpaliwanag, sana naunawaan niyo po itong video na to mga bro o itong convert inverter mga bro. Ayan, so maraming salamat sa Diyos. Ayan, sa kanya po lahat ang karangalan at kapurihan magpakailan po. So God bless po, maraming salamat po. Ayan, so ayan po.